Alam mo ba? Ang hilagang Korea at Cuba ay ang tanging mga lugar na hindi mo mabibili ang Coca-Cola. Marami pang kambal ngayon kaysa dati. Ang pinakamaliit na sili sa buong mundo ay sobrang init na maaaring pumatay sa iyo. Mayroong 3 mga bansa sa buong mundo na hindi gumagamit ng sistemang panukat o ruler. 4 na sanggol ang ipinapanganak kada segundo. Ang pinakamalamig na temperatura na naitala kailanman ay 144 degrees Fahrenheit. Ang Japan ang pinakapangunahin ng lindol sa buong mundo. Ang South Sudan ay ang bunsong bansa sa buong mundo. Mayroon lamang 2 bansa na may mga pangalan na nagsisimula sa da. Ang Tokyo ang pinakamalaking lungsod sa buong mundo na may 37 milyon na mga naninirahan. Kung bago ka pa lamang dito sa akin channel, huwag kalimutan i-like itong video, mag-subscribe, at i-click ang notification bell para palagi kang updated sa aking bagong video. Ang hilagang Korea at Cuba ay ang tanging mga lugar na hindi mo mabibili ang Coca-Cola. Hindi mahalaga kung saan ka pupunta, nakakaaliw na malaman na maaari mo laging masilayan ang isang Coca-Cola. Well, halos kahit saan, ang mabibisang inuming ito ay ibinebenta ng halos lahat ng dako. Hindi pa rin ito opisyal na nagpunta sa hilagang Korea o Cuba ayon sa BBC. Iyon ay dahil sa mga bansang ito ay nasa ilalim ng pangmatagalang pangangalakal ng kalakalan sa United States. Gayunpaman, sinabi ng ilang mga tao na maaari kang magsnag ng isang paghigop ng mga bagay-bagay kung susubukan mo ng gusto, kahit na kadalasan ay mas magastos ito kaysa sa babayaran mo sa mga estado. At marahil na na-import mula sa isang kalapit na bansa tulad ng Mexico o China. Marami pang kambal ngayon kaysa dati. Maaari mong isipin ang kambal ay isang pambihira. Ngunit ang mga ito ay talagang nagiging mas karaniwan kaysa dati. Mula noong 1915, nang magsimula ang talaan ng estatistika hanggang 1980, halos isa sa bawat 50 na sanggol na ipinapanganak ay isang kambal. Isang rate ng 2% isinulat ni Alexis C. Madrigal ng The Atlantica. Pagkatapos, ang rate ay nagsimulang tumaas noong 1995 na may 2.5%. Ang rate ay lumampas sa 3% noong 2001 at tumaas ito sa 3.3% noong 2010. Ibig sabihin ito, ang isa sa bawat 30 na sanggol na ipinapanganak ay isang kambal. Naniniwala ang mga siyentipiko na ang takbo na ito ay dahil sa mga katayuan ng mga matatandang kababaihan ay may posibilidad na magkaroon ng mas maraming kambal at pinipili ng mga kababaihan na simulan ang mga pamilya. Ang mga paggamot sa pagkayabong tulad ng mga embetro, pagpapabunga ay malamang na may papel din. Ang pinakamaliit na sili sa buong mundo ay sobrang init na maaaring pumatay sa iyo. Ang Armas Grade Dragon's Breath Chili Pepper ay sobrang init na ito ay talagang nakakamatay. Kung kumain ka ng isa, maaari itong maging sanhi ng isang uri ng analeptic shock na susunog ang mga daanan ng hangin at isara ang mga ito. Sinubukan ito sa dulo ng dila at sinunog at sinusunog, sabi ni Mike Smith, tagagawa ng hobby na nag-imbento ng Dragon's Breath.
kasamang mga siyentipiko mula sa Nottingham University. Kaya bakit gumawa ng gayon, hindi praktikal na paminta? Bilang ito ay lumiliko ang sili ay una na binuo upang magamit sa medikal na panggamot pampamanhid na maaaring manhid sa lahat. Mayroong 3 mga bansa sa buong mundo na hindi gumagamit ng sistemang panukat o ruler. Para sa kapayapaan, halos lahat ng higit sa 200 na mga bansa sa mundo ay gumagamit ng sistema ng sukatan kapag naglalarawan ng mga bagay tulad ng haba o masa. Gayunpaman, mayroong 3 mga bansa na nakalantad, Liberia, Myanmar, at Estados Unidos. At sa lalong madaling panahon, ang bilang na iyon ay maaaring maging mababa sa 2. Noong 2018, sinabi ng Liberia Commerce at Industriya ng Ministro na si Wilson Tarpey ng plano ng gobyerno na gamitin ang sistema ng panukat o ruler upang maisulong ang pananagutan at transparency sa kalakalan ayon sa Liberian Observer. 4 na sanggol ang pinapanganak kada segundo. Kada segundo, tinatanggap ang 4 na bagong mga sanggol sa pangkalahatang populasyon. Gumawa ba ng isang maliit na matematika at malalaman mong nangangahulugang mayroong mga 250 na kapanganakan bawat minuto, 15,000 bawat oras at 360,000 bawat araw sa isang buong taon ay may halos 131.4 milyong mga sanggol na ipinapanganak sa Earth ayon sa Ecology Global Network. Ang pinakamalamig na temperatura na naitala kailanman ay 144 degrees Fahrenheit. Maaari mong isipin na sanay ka sa matipid na hangin at blustering na hangin. Ngunit ang average na araw ng taglamig ay wala sa pinakamalamig na araw na naitala, na kung saan ay 144 degrees Fahrenheit. Ang mga temperatura ay naitala sa Antarctica sa isang span ng pananaliksik sa pagitan ng 2004 at 2016. Kaunti lamang ang mga paghina ng hangin sa temperatura na iyon ay magdudulot ng pagdurugo sa iyong mga baga at papatayin ka. Ang Japan ang pinakapangunahin ng lindol sa buong mundo. Ang mga lindol ay maaaring saklaw mula sa mga minor de edad na panginginig na halos hindi mapapansin hanggang sa pagbuo ng mga ground shaker na nagdudulot ng napakalaking pagwasak. Ngunit ito ay hindi maiiwasang bahagi ng buhay para sa mga nakatira sa mga bansa tulad ng China, Indonesia, Iran at Turkey, na kung saan ay may ilang sa mga pinakamadaling kapitan ng lindol sa planeta. Gayunpaman, ayon sa US Geological Survey, naitala ng Japan ang pinakamaraming lindol sa buong mundo. Ang South Sudan ay ang bunsong bansa sa buong mundo. Ang ilan sa mga bansa ay daang-daang taong gulang, habang ang iba ay maaaring suriin ang kasaysayan ng kanilang bansa pabalik sa libu-libong taon. Ngunit ang South Sudan sa Hilagang Aprika ay nakuha lamang ng kalayaan nito mula sa Sudan noong 2011. Na kasalukuyang ginagawa ito na pinakabatang bansa sa mundo. Mayroon lamang 2 bansa na may mga pangalan na nagsisimula sa da. Maaari mong makita ang iyong sarili na nagsasabing ang bago, ang iba't ibang mga bansa at ang mga pangalan ng lugar kapag pinutukoy ang mga ito. Sa mga gramatika at karaniwang pagbigkas, kung kaya't sinabi ni Neil sa Estados Unidos o sa Maldives, tangi ang Da Gambia at Da Bahamas na formal na isama ang da sa pangalan ng kanilang bansa. Ang Tokyo, ang pinakamalaking lungsod sa buong mundo na may 37 milyon na mga naninirahan. Ang Tokyo ay isang umuusbong na lungsod, hindi lamang sa mga pamantayang Hapon, ngunit inihambing din sa mga lungsod sa buong mundo. Sa paligid na 37 milyong mga tao na naninirahan sa Tokyo, ito ang pinakamalaking lungsod sa mundo pagdating sa laki ng populasyon ayon sa Reuters. Ang susunod na pinakamalaking lungsod ay ang Delhi, India,
na may populasyon na 29 milyon at ang Shanghai, China na may populasyon na 26 milyon. Huwag kalimutan i-like itong video, mag-subscribe at i-click ang notification bell para palagi kayong ma-notify sa aking bagong video.